ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cord organizer, pwede din sa earphone ng ating mga gadget na pwede ninyong ibenta. And we will start right now. Like and subscribe. Bago natin umpisahan, kailangan mo nating isa-isahin yung mga kinakailangan. Since ibebenta natin ito, kailangan din natin mag-invest sa mga gamit. Para sa plastic na snap button, ito nabili ko online. This is around 300 pesos sa Shopee, meron din sa Lazada. Hanapin nyo lang yung plastic snap button, lalabas yun. So meron na siyang set, pwedeng pang initial, tsaka itong kanyang parang presser. Or the other option, kung gusto nyo gamitan ng metal na snap button instead, ito actually mas matibay siya compare sa plastic. Siyempre, kailangan nyong bumili ng snap button. Ayan. At saka yung ganito. Hahanapin natin yung pangalan. Ipo-post natin dyan kung anong pangalan nito. Same thing, nasa Lazada or sa Shopee. Pero most likely, madaling hanapin sa Shopee. So, ito mga isang set, around 300. Pero pwede kayong bumili na yung parang ganitong set lang, mas mura, merong 100 plus. So, ayan. Ito, meron mga nabibiling 50 plus o online lang din. Tapos, kailangan natin siyempre ng matilyo. Ito sa Mr. DIY, 20 pesos. Tapos, siyempre, kung gusto nyo ng denim, online, ang pinakamurang denim is around 120 pesos per yard. Ang dami yun ang magawa sa isang yarda kung gusto nyo ng denim. So, kung gusto nyo ng ibang style, gusto nyo mga flower, meron namang nabibiling less than 100 na mga tela online. Alright, but for me, since under siya ng Project Hubby creation natin, stick tayo sa denim. Pero may ginawa din akong denim yung kabilang part, tapos yung isang part is cotton na flower. So, ayan. Ito, libre. This is chapstick. Ginawa ko lang siya. Kasi kailangan natin matulis yung mga naandito. So, kailangan natin ng chapstick. And then, kailangan din pala natin ng panusok. Yung ganito, para mas mabilis nating matusok or mabutasan yung ating project para mabilis din natin makabit yung ating snap button. At ito parang 30 pesos something online. So, ayun, tsura niya. At syempre, since balak nating ibenta ito, kailangan na din natin gumawa ng pattern. Sa akin, ang gusto ko diamond kasi mas madaling gawin. Nag-try ako ng ibang shape before, medyo mahirap. Tsaka, mas maganda yung itsura niya. Pwede din kayong gumawa ng butterfly o kahit anumang shape na gusto ninyo. Ito, backstory, nakita ko siya sa feed ng aking YouTube. This is an inspiration from a Japanese dressmaker. So, nakita ko, uy, pwede din gayahin. Pero syempre, kailangan natin mag-innovate. Kailangan natin i-improve yung kanyang existing project. So, again, kailangan nyo nang gumawa ng pattern kung gusto nyong maramihan para mabilis nyong matrace yung inyong shape sa fabric. So, pag nagtitrace pala kayo, ifo-fold nyo na para kahit isang beses nyo lang siya i-trace. Hindi na yung trace kayo, trace, tapos padikit nyo. So, ang gagawin nyo, ifo-fold ang tela, trace, tapos lagyan nyo ng needle pin yung bawat na trace ninyo para paggupit ninyo, hindi siya gagalaw. Tapos, eto na rin yung guide ninyo. Itong project na to, pwedeng-pwede sa mini sewing machine. Kayang-kaya ng mini sewing machine ito. So, simple sewing machine, kayang-kaya. Ang maganda dito, kung siyempre, mag-uumpisa kayo sa pagtitinda, wala pa kayong ganitong loko. Ang naisip kong magandang selling point is mag-handpaint kayo ng
pangalan o initial nung mag-o-order sa inyo. Kailangan nyong gumamit ng acrylic paint. Ito, gold na acrylic paint. Maganda siya pag nilagay mo dito gold. This is 225 sa National Bookstore. Meron ito nasa tube, mas mura. Parang around 80 pesos. So, as a start, pwede kayo dun sa tube, mas mura. Yung silver, ito 165. Ah, sorry, white pala. 165. So, less than 1,000. Or, pwede nyo pang mapababaan into 500. Kayang-kaya. Brush, merong tig. Yung mga mamurahin, 15 pesos. Total pangalan na naman ang isusulat nyo eh. Or initial, letters, ganun. Kung gusto nyo palagyan ng mga flowers, pwede din. So, ito, ina-encourage ko talaga sa mga estudyante. Simpleng gawin, mabilis, pero pwedeng pagkakitaan. Ang gagawin natin, hindi natin, siyempre, kailangan may opening para pag binaliktad natin, doon natin ipapasok yung ating doon natin ilalabas yung ating fabric. So, paano natin tatahiin? Ang maganda na pagkatapos natin matrace, mag-identify tayo kung saan tayo maglalagay ng butas. So, pwede mong lagyan ng tanda na ganon. Ibig sabihin, yan ang opening. So, sa mini sewing machine, kailangan nyo mag-backstitch dito. May video doon sa description box kung paano mag-backstitch gamit ng ating mini sewing machine. So, kailangan nyo lang i-forward and then ibaliktad nyo yung inyong tela, tahiin ng mga tatlo, ibaliktad nyo ulit, then continue. Lock na yon. So, same thing din ang gawin nyo dito sa kabila para pag binaliktad natin, hindi mabubuksan o hindi mabubukas, nakalock na siya dito kaagad. So, since ang makina ko merong backstitch na function, so magbabackstitch tayo dito, paikot ng paganon. Pagdating dito, backstitch. Alright? So, tatahiin natin. So, ayan. Medyo nasobrahan ko ng liit yung butas. Pero, kayang-kaya yan. Alright, may explain ako ng konti. Another option for mini sewing machine, pwede din kayong hindi mag-backstitch. Diretso nyo lang. Pero, maglalagay kayo ng allowance ng sinulid. Huwag nyong gupitin kaagad. So, ang gagawin nyo, hatakin nyo yung sinulid. Tapos, kunin nyo, gamit ito, kunin nyo yung sinulid galing sa kabila. So, ayan, kailangan nyong mahatak yan. Ganon. Siyempre, assuming na mahaba ito. And then, pwede nyong itali. Medyo matrabaho nga lang siya, pero mas malinis siya. So, itali nyo lang ng square knot. Ganon. Same thing din sa kabila. Alright, so patapos na natin natali niya. Kung sa mini sewing machine, natali nyo na. Ang gagawin natin, kailangan natin bawasan yung mga edges. Dapat kasi para mas pointed ito, nipisan natin ng konti dito. So, ganon lang. Ganon din dito sa kabila. Ito sa kabila. Pwede nyo pa rin bawasan din ito. Sobrang lapad na. Yan. Ang importante, yung mga corner. Tapos, ito dito, pwede nating ganon. Yan. Bawasan natin ng konti. And then, I would suggest, i-fold nyo na ito dito. Para pagbaliktad nyo, mas neat na siya.
Tapos, siyempre, kailangan natin baliktarin. Right? So, medyo challenging itong sa akin ngayon kasi maliit yung butas na ginawa ko. Pero, subukan natin. Ayan. Dito natin kailangan to. So, there you go. Gusto nyo pa talagang maganda yung shape? Yan. Susukin nyo lang yan. Ayan yung itsura niya. And then, syempre, kailangan na nating tahian paikot ng paganon. Now, meron akong naisip for mini sewing machine. Pwede hindi na kayo mag-backstitch. Kunwari, dito kayo ng start. Tahian nyo ng paganon. Diretso nyo ng konti. Patungan nyo yung una nyong stitch. And then, pagdating sa dulo, gawin yun yung process na ginawa natin kanina, na kunin natin yung sinulid mula sa kabila at saka itali. So, dito, kailangan na nating tahiin dito, paikot. Make sure na yung butas dito, neatly fold. Tapos, kailangan nating matahi itong dito para syempre, masarado siya ng ganon. Kumbaga, as subtle as it should be, na dapat parang hindi halata na, ah, dito may butas. Gawin natin yon. Right? So, tahiin natin. Paikot na. Paganon. Alright. That's it. Medyo kulubot kasi stretchable yung denim. Pero okay lang yan. Ngayon, ang tip ko pagdating sa mga hibla-hibla ng silulid, ito, parang neat tingnan, sunugin lang ng lighter. So, ganito lang, oh. There you go. So, lahat ng mga hibla-hibla para quality din yung trabaho natin. And then, siyempre, kailangan natin i-fold. Tusok natin dito. Ayan. And then, saka na lang natin lagyan ng snap button. Sa ganitong snap button, malalaman nyo merong yung maliit na butas. Merong medyo malaki-laki. Ayan. So, makikita nyo yung difference nila. Ayan. And then, dalawang ganito. Medyo challenging ito kasi minsan hindi maayos yung pagkakadikit gamit nitong ito. So, minsan inuulit ko. At nonetheless, siguro malas na ako sa nabili kong snap button, medyo marupok. So, I'm sorry. Papasok nyo ito pala dito. Ayan, dun sa butas na pinagtusukan natin. And then, ipatong itong may butas na to, yung kabilang part ng snap button. Ayan. And then, press. Yan na yung isang part.
Same thing sa kabilang part. So, depende sa inyo kung gusto nyo unahin yung drawing bago nyo lagyan ng stop button o lagyan nyo muna ng stop button bago nyo lagyan ng drawing para mas matansya nyo kung gaano kalaki, saan nyo ilalagay yung hand paint na nagawin nyo sa inyo project. Alright? So, there you go. Tapos na. Siyempre, kung plastic yung gagamitin natin, kailangan natin i-quality control. So, try natin kung hindi matanggal. Kasi ito yung sakit ng plastic na snap button. Minsan natatanggal. Ayan. Let's see. Feeling ko matatanggal. But anyhow, ganun. Kailangan nyong itest. Siyempre, para hindi kayo mapahiya sa inyong customer. Pagdating sa kanila, nung ginamit nila, matanggal. So, kailangan natin i-quality control yung ating gawa. Ngayon, pag sa snap button, iba ang process. So, sa snap button, parang ganun din, ipapasok natin sa butas. Pero ito naman, ayoko na magpupukpuk guys, gabi na kasi. Baka magising yung ibang, taga-ibang unit. So, i-demo na lang natin. Assuming ito, ito yung butas dito. Ipasok mo yan. Ito, mag-partner ito. Itong dalawa, mag-partner. Itong dalawa, mag-partner. So, ito, papatong dyan, pupukpukin. Ito, papasok dyan, pupukpukin. Neto. Etong part na to. Tapos ito dito, iba ang gamit. Yung may ganito. So, pagbibili kayo ng set ng metal, dapat may yung ganito at saka yung may pang butas. Alright? So, there you go. Natapos ng ating project. Comment down below kung interested kayo na gawin ito. Ako, I highly encourage sa mga estudyante tsaka yung mga nanay lang na nasa bahay na kung may spare time, pwedeng gawin. Sa akin, this is just gonna be a freebie sa mga bag na ginagawa ko. Pero kung may bibili, ibibenta ko siya ng 4 pieces for 100 pesos. Ayan. Murang-mura na yon kasi pag naghanap kayo online, wala kayong makitang denim. May nakita akong crochet. Tig sa 10 piso lang yon. Pero ito kasi, denim mas matibay. Tapos yung mga faux leather, meron akong nakita. Isang piraso, 37 pesos. Na andali-daling gawin. Ginupit lang yung faux leather. Nilagyan ng snap button. 37 pesos kaagad. So, justifiable na yung 4 pieces for 100 pesos or kung kaya pa 3 pieces for 100, 3 for 100. So, ayan guys, sana may natutunan kayo. Please let me know kung how is it on your end. Sana merong matututo at merong makapagbenta. And kung may questions kayo related dito, any additional information na gusto ninyong malaman o any ideas na pwede ninyong i-share, please comment down below. Alright, till next time sa mga projects na gagawin natin, ituturo ko sa inyo na pwede nating pagkakitaan. So, kung hindi pa kayo napag-subscribe, i-click lang subscription button. And syempre, follow us on our social media account. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!